So, para sa magiging dough ng ating empanada, kakailanganin natin ng flour, ng salt, isang itlog, at ng butter. At para naman sa apple strawberry filling natin, kakailanganin natin ng isang mansanas, isang lemon, strawberries, kanela molida, o sa English ay ground cinnamon, cornstarch, at ng mantika. At para naman sa ating cheesy beef mozzarella empanada, kakailanganin natin ng ground beef. Ito, ginawa ko na to. So, parang paggawa lang ng giniling na baboy o giniling na baka ang paggawa ng filling. Kakailanganin natin ng, of course, mozzarella cheese. So, sa isang saucepan, paghahaluin lang natin ang sugar and also the cinnamon. Haluin lang natin ito. Pagkatapos, lalagyan lang natin yung cornstarch. At isusunod na natin ang lemon juice. Haluin lang natin ito. Ngayon, maaari na natin ilagay ang apple. Pakukuloyin lang natin ito. Ayan, kumukulo na siya. Kukuha lang ako ng small part para sa gagawin kong apple empanada. Ngayon naman, maaari na natin ilagay ang strawberries. Iluna ko yung apple dahil madaling madurog ang strawberries. I-heat natin, dapat low heat lang kapag kumulo na ito. So, once na kumulo ito, pwede na natin patayin yung apoy. And then, palalamigin lang natin. Ngayon, hintayin lang natin itong lumamig. So, ngayon, gagawa na tayo ng ating crust para sa ating empanada. Napakadali lang nito. So, gawin na natin. Kukuha lang tayo ng 300 grams ng flour. Tapos, dalagyan lang natin na konting asin. Okay na yun. So, kapag nalagay na natin yung salt, kahalagyan lang natin ito. Yan. Pagkatapos, ilalagay na natin ang isang itlog. Simple lang, di ba? Ngayon, maglalagay naman tayo ng 100 grams ng butter. So, once na nailagay na natin lahat ng ingredients na yun, hahaluin lang natin. Once na ganito na yung itsura ng ating flour, pwede na natin itong haluin gamit ang ating kamay. Kailangan mapabuo natin ito para sa ating empanada dough. Na yung texture ng ating dough. So, patuloy lang natin itong mamasahin. Tapos na natin gawin ng ating dough. So, ilagay lang natin ito dito para nalagyan at balutan natin ng malinis na towel. So, ang prepare lang natin ay ahatiin lang natin ito sa dalawa. Kumuha lang kayo ng malinis na plastic bag na maaari ninyong gamitin. And then, gupitin ninyo. Dito sa side na to, at pati dito. Sa ganun, madaliin natin siya mabubuksan. Ito naman tayo gumamit ng pote o pote ng soft drinks para pang improvise sa rolling pin. Dahan-dahan lang ang pag-roll nito. Yan. Para pare-pareho ng sukat, gumamit tayo ng maliit na mangkok na maaaring natin gawing pansumbat.
ngayong meron na tayong dough, meron na rin tayong mga fillings. Ngayon naman, ang gagawin na natin ay paano ito ipabalot. So, narito yung paraan. I-press lang natin ng pinidol yung bawat kilid. So, ganito ang magiging itsura ng ating empanada. At para naman sa ating mozzarella cheese beef empanada, so, ganito lang ang ating gagawin. Ganito. Tapos yung mozzarella cheese. So, sa isang kaldero, magpapainit lang tayo ng mantika. Kapag mainit na ang ating mantika, maaari na natin hinaan yung ating stove na sa ganun, hindi agad masunog ang ating lulutuin. Patuin lang natin to hanggang sa maging golden brown. A few moments later. Ngayon, luto na. Ngayon, luto na ang ating empanada. Okay, magyan. Ito ka na ka rin nyo. Uy! Ito ka. Ito yung strawberry. Oh, hell no! YouTube. Hasta luego.